So, what's up guys? Welcome to Simpleng Magsasaka channel. This is Edgar. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa ating mga ginagawang video. So, ayun na nga, ito na lang yung natira sa ating apat na baboy. And ito yung isa yung plano natin na iwan. At yung tatlo, ipalabas natin to sa April 10. Ayan. Well, di na tayo mag-expect na bumigat pa to lalo. Okay na yan. So, bukas, tuturok ulit tayo ng vitamins. So, ito yung mga kasama ng binenta natin na tatlo na pinakamabigat ay 73. So, merong mga nag-comment na mababa yung timbang dahil nga ay hindi tayo nag-finisher. At pangit daw yung alaga natin. So, well, ganoon talaga. Actually, hindi tayo makakapag-alaga ng maganda-ganda dito kasi yun nga ay tinitipid tayo sa ano eh. Tipid tayo sa kulungan. Maliit yung kulungan natin para sa pito. And tsaga-tsaga lang. So, pero sa tingin ko naman eh yung binenta natin ay hindi tayo nalugi. Yun nga ay hindi tayo nag-finisher, tapos maikling araw lang kasi 36 days lang nung nabenta natin. So okay pa rin. So ayun, nag-attend nga tayo ng seminar noon dun sa Filmico Elite XP. So ang standard ng age para ibenta is 150 days from birth. So dun sa ano nila is nakukuha nila yung 90 to 98 kilos sa 150 days. Nagtanong nga tayo kung kaya ba kung feeds lang. Ang sagot naman natin sa atin ng doktora doon na veterinarian, kailangan pa rin daw talaga yung regular na pagpurga, vitamins, electrolytes, ayon. So dapat yun yung mga ginagawa para mas bumuka at mas malaman at mas tumaba, mas lumaki. So mali pala yung pagkakaunawa ko na feeds lang eh sapat na. So need pa rin talaga ng additional na katulong. Yun yung vitamin. So next batch nga, abangan nyo guys. Susundan natin yung feeding guide ng Elite XP. So tignan natin sa 150 days if makareach tayo ng 90 kilos in 150 days. So ayan guys, ito yung next batch natin. So pasensya na kayo at maputik. Binasa ko kasi yung sahig dahil sobrang init, malinsangan. So kailangan natin na basain para mapreskuhan sila. Pero hindi ko sila pinaliguan. So kasi kanina naghihiga sila dito. So may naihihian ng nanay nila. So winalisan natin at binasa. So ayan, nagkaganyan na sila. Naglaro pa yan kanina, nag-aaway.
So kaya medyo ganyan yung katawan nila. Day 16. Hindi pa rin sila kumakain ng feeds. So hindi pa sila malakas na kumain. Kaya ganun. Pero okay naman, healthy, hindi nagtae. 'Yun ang pinaka-importante, hindi magtatae yung mga baboy. Yung mga biik. So dito natin i-apply yung natutunan natin sa seminar sa Elite XP Tolmico. So abangan nyo guys, tignan natin kung maganda ba yung feeding program or feeding guide ng bagong Elite XP. So ayun guys, abangan nyo yung guys na susundan natin yung feeding guide ng Tolmico, yung Elite XP feeding guide. So eto siya. At sa feeding guide ng may binago lang sila ngayon. Dati kasi meron silang PS1. So tinanggal na nila 'yon. Ginawa nila, nilagay na lang nila yung Elite XP Sprinter. Tapos yung PS1 pinaghalo nila. Yun yung bago nila na meron ng Bendazole na pang pamurga. So meron ditong 10 to 43 days na yun yung pakain. May libre ng may pamurga na. So kahit may pamurga na yon, kailangan pa rin natin na every month magpurga. Kasi may mga parasite na hindi din na natatanggal ng Bendazole na yon. Ayon dun sa explanation ng nung tinanong natin, no. Kailangan pa rin na mag purga. So ayun. Dito is hanggang Elite XP finisher ang 150 days, kaya nilang kunin yung 98 kilos. Nung tinanong ko naman kung okay ba yon sa mga chapsuy ng lahi, ang sagot naman ni doktora, mula nung nagka-pandemya, nabawasan na yung sinasabi natin na maliliit na na lahi. Kasi nga totoo naman na ang mga lahi na ng baboy na meron tayo ngayon, kung hindi Landrace, Large White, Hamrock, Duroc, yan. So malalaki 'yon. So tinanong ko naman kung posibilidad bang lumiit pag kumbaga saling lahi na. Ang sagot naman ni doktora, pinagmix ang Duroc, Landrace, imbis na lilit 'yon, palaki 'yon, at yung mga magandang abilidad ng bawat lahi na 'yon is mai-enhance pa. So for sure na palaki ang ating mga alagaing baboy. So ayun, kailangan lang natin ng magandang feeds at feeding guide para mas makuha natin sa mas maikling edad at mabilis yung paglaki. Ayun, so hanggang dito na lang guys. Salamat sa mga nadadagdag na suporta, sa mga nag-review, sa mga nagla-like, sa mga mga nadadagdag na subscribers. Thank you very much. So mas mabilis kung na nadadagdagan, mas mabilis yung pag-angat ng mga subscribers.
Nakakatuwa naman. So thank you very much sa inyo. Salamat sa suporta. At pagpalain kayo ng Panginoon. Ingat kayo lagi. Magpalakas ng katawan. Iwas COVID. Laging tandaan sa simpleng pamumuhay. Masaya ang buhay. Cheers guys. This is Edgar. Simpleng magsasaka. Peace!